Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa iyong dakilang biyaya. Nahabag ka po sa amin nung kami ay lumayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan. Hinugasan mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng pagdanak ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Sa pagliligtas sa aming mga kaluluwa na wala kaming anumang ginawa at sa pagturing sa amin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po o Diyos sa pagsama sa amin, sa pagprotekta at paggabay sa amin sa natitira naming buhay hanggang sa makapasok kami sa kaharian ng Diyos. Kami na mga tinubos sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot na magkatipon kami ng sama-sama sa harapan ng Panginoon sa mga oras na ito upang makapag-aral ng salita. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na hindi namin makakasama dahil sa COVID-19 na nakikinig ng salita sa iba't ibang lugar at kani-kanilang mga tahanan. At pagkalooban mo po sila ng biyaya na kanilang kinakailangan. Sa mga brothers at sisters naman po na may karamdaman, pakiusap, panumbalikin mo po agad ang kanilang kalusugan at tulungan ang mga nanghihina at sinusubok sa kanilang mga puso at hawakan sila upang walang sino man sa kanila ang matisod. Sa mga churches po namin na nasa gitna ng iba't ibang mga kahirapan, pakiusap, alalahanin mo po kami. At tulungan ang lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya sa mahirap na sitwasyon at nangangaral ng ebanghelyo sa pamagitan ng iyong salita ng pananampalataya, pag-ibig at kapangyarihan upang ang pag-ibig nila sa Panginoon ay huwag mabago. Gayun din, ang puso nilang masunurin at pusong nais maipangaral ang ebanghelyo. O Panginoon, na nagbibigay sa amin ng salita na naayon sa aming pangangailangan at nagpapakita sa amin ng daan na dapat naming lakaran, maging sa mga oras na ito, pakiusap, samahan mo po kami upang maunawaan namin at malaman ang salita ng Panginoon at ang iyong banal na kalooban na nais mong ipahayag sa amin. Pagkalooban mo din po nawa kami ng puso na nagnanais na sumunod sa iyong kalooban at sa iyo lamang naming ipagkakatiwala ang aming natitirang buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tignan natin sa awit 116, verse 8 hanggang 9. Awit 116, verse 8 hanggang 9. 12 at 14, 8 hanggang 9. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. 12 hanggang 14. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ito ay kamanghamanghang biyaya ng Diyos at isang dakilang himala para sa atin. Sa atin na nabubuhay sa katapusan ng panahon na itinakda sa kasaysayan ng Diyos at naninirahan sa dulong silangan ng mundo habang ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa lahat ng panig ng mundo. Ay naunawaan ang biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay nakamit sa pamagitan lamang ng pagkaunawa sa biyaya at pananampalataya. At ang ating buhay Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan
ay buhay na sinusuklian ang dakila at kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Kaya nung nakaraang linggo, ay ibinahagi ko ang sermon na may pamagat na ang buhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? At ngayon ay ang ikalawang bahagi nito. Nung nakaraang linggo, sinabi ko sa inyo ang ilang mga bagay tungkol sa kung ano ang biyaya ng Diyos. At ngayon ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin. Sasabihin ko po sa inyo ng bahagya ang tungkol sa kung ano ang maari ninyo maisukli sa Panginoon. Natanggap natin ang isang malaki at kamangha-manghang biyaya na hindi lubos na mailalarawan sa mga salita. Nung tayo ay lumayo sa Diyos at nakatakda ng mapuksa magpakailanman dahil sa ating mga kasalanan, ay iniligtas tayo ng Diyos. Ang biyayang iyon ay hindi natin makakalimutan kahit sandali. At kung wala ang biyayang ito ay pupunta tayo sa impyerno magpakailanman at tatanggapin ng walang hanggang kaparusahan. Naligtas lamang tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang dakilang biyaya sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Kung nakatanggap ka ng biyaya, pero hindi mo ito masuklian, hindi ba napakalungkot niyon? Minahal ako, pero hindi ko siya magawang mahalin. Kung nakatanggap ka ng biyaya at nais mo itong suklian, ngunit walang paraan para ito mabayaran, ay talaga pong nakakalungkot. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Detalyadong ipiniliwanag ng Biblia kung paano natin iyon masusuklian. Para sa lahat niyang kabutihan para sa akin. Hindi lamang isa, kundi lahat niyang kabutihan. Alam mo ba kung gaano kalaki at kadami ang kanyang biyaya? Dapat mong malaman ang biyayang iyon. Kung maliit lamang ang alam mong biyaya at maliit lamang din yung iyong pagpapasalamat. Kung maliit lamang ang iyong pasasalamat, hindi ka magkakaroon ng pagnanais na suklian iyon. Kung wala ito, hindi ka makakausad sa iyong buhay Kristiyano. Kaya, una, kailangan nating malaman kung ano ang biyaya ng Diyos at ano ang gagawin natin upang masuklian ito. Itinuro din sa atin ng Biblia kung paano natin ito susuklian. Sasabihin ko sa inyo ang ilang mga bagay tungkol dito ayon sa Biblia. Tulad ng natutunan na natin, ang pinagmula ng ating kaligtasan ay tanging sa biyaya na mula sa pag-ibig ng Diyos. Nung tayo ay mga naligaw sa mga malayo sa Diyos, nung tayo ay namatay sa ating mga kasalanan at pagsuway, nung tayo ay mga makasalanan pa, nung tayo ay mga kaaway pa ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa, minahal tayo ng Diyos ng walang kondisyon. Naunawaan natin ang dakilang pag-ibig na ito. Kaya nga dun sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sanlibutan, ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito, lahat ng tao. Para sa iba, sinasabi nila na pinili na ng Diyos kung sino ang maliligtas bago pa itatag ang sanlibutan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nila na ang mga napili lamang ang tiyak na maliligtas at gaano man kagusto ng isang tao na maligtas, kung hindi siya pinili, hindi siya maliligtas. Ang pahayag na ito ay bumabaluktot sa imahe ng Diyos at taliwas sa Biblia. Maraming salita sa Biblia na mayroong bayang pinili ang Diyos, pero hindi ito nangangahulugang pumili lamang siya ng partikular na tao. Sa halip, nangangahulugan ito na plinano ng Diyos na iligtas tayo at pinili na tulungan at iligtas ang mga nagnanais ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay ligtas o hindi,
ay nasa pa siya iyon ng isang tao. Merong isang verse tulad nito, sinabi ng Diyos na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Gayun din sa Mateo 18:14, kaya't hindi kalooban ng iyong ama na nasa langit nang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. At sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas ay nagbigay sa mga tao ng biyaya upang maligtas. Walang kahit isang tao ang hindi kabilang sa katotohanan na minahal ng Diyos ang sanlibutan, kundi sa katotohanan alam natin na kakaunti lamang ang nakakaunawa at naniniwala sa biyayang ito. At sa Juan 15:13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya't aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kapag ang isang kaibigan ay namatay, halimbawa ang isang mong kaibigan ay nalunod o nasa bingit ng kamatayan, wala nang higit pang dakilang pag-ibig kung mamamatay ang isang tao para iligtas ang kanyang kaibigan. Subalit ang nakakamanghang bagay ay hindi namatay ang Panginoon para sa atin nung tayo ay mabuti, nung gumagawa tayo ng husto para sa Diyos, kundi nung tayo ay mga kaaway, nung tayo ay nararapat sa paghukom ng Diyos at pagkawasa, minahal tayo ng Panginoon at namatay siya para sa atin. Ang Panginoon ay isang kaibigan na namatay sa halip na tayo. Kaya, ang taong nakaunawa at nanampalataya dito ay nagsasabi, "O, ang Panginoon ay isang kaibigan na namatay sa halip ko." Nang malaman natin ito, ay sinusunod na natin ang salita ng Panginoon bilang matalik na kaibigan. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay patunay na naunawaan natin ang biyaya ng Panginoon at patunay ng pagiging kaibigan natin sa Panginoon. Gayun din sa Efeso 2:3-4, mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ang pagiging mahabagin ay nangangahulugang kahit sinubukan akong patayin ng taong iyon, ay naunawaan pa rin niya ako. Nang walang kondisyon, naawa po siya sa akin. Sa Lucas 18, sinabi ng maniningin ng buwis, "Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." Hindi niya alam kung gaano karaming kasalanan ang nagawa niya, ni hindi rin niya iyon kayang maipahayag. Gayunman, sinabi niya, "Ako ay makasalanan. Ako ay makasalanan na mapupunta sa kailaliman ng impyerno. Mahabag ka sa akin." Walang kondisyon sa paghingi ng awa kahit na ang taong nakapatay ng daan-daang tao ay maaring magsabing, "Mahabag ka sa akin." Hindi ba niya ito kayang gawin? Ang Diyos ay mahabagin sa walang kapatawarang makasalanan. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging nung tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. At paano natin nalaman ang dakilang pag-ibig na ito? Sinabi sa Roma 5:5, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. At sinabi ni Jesus sa Juan 15, ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Si Jesus na bugtong na anak ng Diyos ay namatay para sa ating mga kasalanan nung tayo'y mga makasalanan pa, nung tayo ay mga walang alam. Ang Espiritu Santo ay pumarito upang magpatotoo sa katotohanan, upang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos at ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.
Ito rin ay walang kondisyong pag-ibig at biyaya ng Diyos. At sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sinabi niya, ipinakita niya. Itinuro ko ito ng nakaraang linggo ayon sa Isaías 38:17, ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Dahil meron tayong espiritu na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya minahal niya at nahabag siya sa espiritu. Kaya pinigil ito mula sa hukay ng pagkawasak, hindi lang basta sa salita ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, kundi binayaran din ng Panginoon ang kabayaran ng ating mga kasalanan at pinatawad tayo ng walang hanggan. Kaya nga, sa unang Juan 4:16, at ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Naunawaan natin, nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig na ito. Ang pinaka nakakamanghang mensahe sa buong Biblia ay, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Napakadakila at nakakamanghang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkaunawa at pananampalataya sa pag-ibig at biyaya, tayo ay naligtas ng walang anumang kondisyon. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalhatian, na iyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kahit hindi natin nakita si Jesus, ngunit sa pamagitan ng salita, naunawaan natin at sinampalatayanan na minahal tayo ng Panginoon at tinupad niya ang gawain ng pagliligtas sa ating mga espiritu sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya, hindi ninyo siya nakita, kayo'y may inyong iniibig. Hindi lamang tayo nananampalataya sa kanya, kundi minamahal din natin siya. I'm so glad that my Father in heaven tells of His love in the book He has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. Mahal ko din siya. Yun po. Siyempre, ito ay mahalaga. Ang mahalin si Jesus. Sinabi niya na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Gayun din, dun sa 1 Juan 4:9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Ayon sa Biblia, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano? Ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang Panginoon sa mundong ito ay namatay sa krus ay upang bigyan ng buhay ang mga kaluluwang patay sa kanilang mga pagsuway at dalhin sa kaharian ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Naligtas tayo at maunawaan natin yung pag-ibig na ito. At ang resulta ng pagiging ligtas ay ang pagtugon sa pag-ibig na ito ng Diyos. Ang tugon ko, sumagot lamang ako ng opo nang tinawag ako ng Diyos. Mahal kita dahil mahal ako ng Diyos. Kaya nga, sa mga awit 18 verse 1, iniibig kita o Panginoon aking kalakasan. Iniibig kita o Diyos na aking buhay at pag-asa. Ito yung resulta ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Gaano mo minamahal ang Diyos? Sa totoo lang, hindi natin maunawaan ng perpekto ang pag-ibig ng Diyos. Alam ko na mahal ako ng nanay ko at alam kong ipinanganak niya ako at pinalaki niya ako. Subalit, hindi ko alam kung gaano siya nagsakripisyo para sa akin at kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig. Nung mga bata pa tayo, hindi natin alam ang pag-ibig na ito, kaya ang mga bata ay nagdadala lang ng gulo at sama ng loob at
Hinahayaan nilang mag-alala ang kanilang ina. Ito ay dahil hindi pa alam ng bata. Habang lumalaki yung bata, nalalaman niya ang pag-ibig ng mga magulang at kapag siya'y malaki na at nag-asawa at nagkaroon ng anak at pinalaki ito, higit niya itong maunawaan. Sa huli, hindi lamang tayo inibig ng Diyos, kundi nais din niyang mahalin natin siya. Ang Panginoon ay hindi lamang nagbibigay ng biyaya, nais din niyang suklian natin ito. Kaya, ang kaligtasan ng Kristiyano ay 100%. 100%. Napaka-perpekto sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Wala na tayong kailangang idagdag pa mula sa ating sariling pagsisikap. At ito ay kumpletong kaligtasan. Walang hanggang kaligtasan. Alam niyo po ba ito? Na pagkatapos na maligtas, ang buhay pananampalataya ay ang buhay na nagpapasalamat at sinusuklian lamang ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, dun sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 18, sinabi rito, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Para sa isang makasalanang kagaya ko, nagbigay ang Panginoon ng walang hanggang katubusan at bagong buhay sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay upang gawin niya tayong mga anak ng Diyos at makapasok sa kaharian ng Diyos. At tayo ay nahuli sa pag-ibig na ito. Tayo ay naging bilanggo ng pag-ibig. Humihimok sa amin. Ibig sabihin, tayo ay nabihag ng gaya nito. Kilala ninyo po si Apostol Pablo. Mukhang nananampalataya siya sa Diyos, subalit hindi niya alam ang kalooban ng Diyos at inuusig niya si Jesus. Siya ang nanguna upang batuhin ang mga ngaral ng Ebanghelyo na si Esteban hanggang kamatayan. Siya ang sumubok ipabilanggo at ipapatay ang mga nananampalataya sa kay Jesus. Subalit, napilitan ng Panginoon na durugin siya. Ako si Jesus na iyong inuusig. Kaya, kalaunan, sinabi ni Apostol Pablo na hindi ko ito alam noon. Kahit noong una, ako isang lapastangan, manguusi at mga alipusta. Subalit minahal siya ng Panginoon ng walang kondisyon. At pagkatapos maunawa ng biyaya ng Diyos, ang buhay ni Apostol Pablo ay nabihag lamang ng pag-ibig ng Diyos. At ipinangaral niya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Matapos hagupitin ng hindi mabilang na beses, ikunulong ng ilang beses, at halos mamatay ng ilang beses, sa huli ay pumunta siya sa Roma at pinugutan ng ulo habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ginantihan niya ang biyaya ng Diyos at nahulog sa pag-ibig na ito. Hindi siya pinilit ng Diyos. Ang gayong buhay pananampalataya ay ang mabihag sa pag-ibig ng Diyos at gantihan ang kanyang biyaya. Ano sa tingin ninyo? Ginagawa niyo po ba ito? Kung hindi ninyo ito ginagawa, hindi kayo normal. Kung wala tayo ng ganitong uri ng puso, ay dapat nating siyasatin ulit ang ating kaligtasan. At kahit naligtas na tayo, kung ganito ang pag-iisip natin, magagawa natin iyon kapag hindi natin alam ng lubos ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, doon sa Mateo 22:37-38, nagsalita ba si Jesus tungkol sa kautusang ito? Kung susumahin, ang kautusan ay magkakaroon ng 10 utos. Pinagsama ito lahat ni Jesus at sinabi niya, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Silang umiibig sa Diyos ay magagawa ding ibigin ang kanilang kapitbahay at ibang tao.
Ganito yung resulta ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Hanggang saan ba natin dapat ibigin ang iba? Nang buong puso. Hindi nang kakaunti, kundi nang buong puso. Humingi ako ng tulong dahil nahihirapan ako. Kaya wala akong maraming pera, pero ibibigay ko itong lahat. Kung ibibigay mo ito sa akin, ibabalik ko ito sa iyo ng sagana. Minahal tayo ng Diyos ng kanyang buong puso, ng kanyang buong kalooban, ng kanyang buong lakas, ng kanyang buong buhay. Paano nga natin mailalarawan ang taas, tarok, lalim, at haba ng pag-ibig ng Diyos? Bilang resulta ng pagkaunawa ng pag-ibig na ito, gaano ba natin dapat mahalin ng Diyos? Ng inyong buong puso, ng buong kalooban. Kalooban ay nangangahulugang pagnanais ko. Lahat ng nais ko ay para lamang sa Panginoon. Ng buong lakas. Hindi na nangangahulugang gumamit ng kaunting lakas, kundi hanggang saan. Mahalin siya ng ating buong buhay. Sinasabi niya ito dahil minahal tayo ng Panginoon ng sobra. Ito ba ay kalabisan? Nang nangaral ako sa isang Bible seminar, may isang diakonesa sa church na iyon, siya ay mataba, mukhang mabuting asawa. Palagi siyang nagkukwento tungkol sa kaligtasan, kaya nagpa-counseling siya ng sarilinan. Kaya kinausap ko siya at sinabi ko, "Minamahal mo ba ang Panginoon?" Tanong ko. Sinabi niya, "Ah, opo, mahal ko ang Panginoon." "Kaano mo kamahal ang Panginoon?" Sinabi ng Panginoon sa sino mang umiibig sa kanyang anak na lalaki o babae o ama o ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat dapat sa akin. "May anak ka ba?" Sinabi niya, "Opo." Meron siyang tatlong anak na lalaki. Ang isa ay kolehiyo, ang isa ay doktor, ang isa naman ay sundalo. At pinalaki niya silang lahat ng maayos. Nang nagtanong ako, "Ah, talaga? Minamahal mo ba sila ng higit kaysa Panginoon?" At siya ay hindi nakaimik. Nagsalita siya ng kaunti at sinabi, "Hindi ko maintindihan." At nagreklamo siya, "Napakasakim naman ng Panginoon. Sinasabi niyang siya lang ang mahalin natin. Sa totoo lang, hindi ko minamahal ang Diyos ng higit kaysa mga anak ko." Napakatapat niya. Kaya, sumasang-ayon ako. Dahil hindi mo pa nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, hindi ba? Kung umiibig tayo ng kaunti, iniibig ang pera at iniibig ang aso sa bahay, ang mahalaga ay kung gaano natin kamahal ang Panginoon ng higit kaysa mga ito. Higit sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, ay dapat nating ibigin ang Panginoon ng higit kaysa ating mga anak, ating mga magulang, at ating buhay. Ang buhay mo ay sa iyo. Bakit? Dahil hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig na ito. Pagkatapos ay biglang nagdilim yung kanyang mukha. Siya ay nanungkot. Mula sa isang salita, nagmalaki siya at matapang niyang sinabi na mayroon siyang mabuting pananampalataya. Pero kalaunan ay nanungkot siya. Gayunmay, nakinig siya hanggang sa matapos ang Bible seminar. Pinakinggan niya ang Ebanghelyo at naunawaan niya iyon ng lubos. Matapos niyang maunawaan ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan, ay sinabi niya, "Alam ko na kung bakit. Ngayon, tunay na minamahal ko na ang Panginoon ng higit kaysa mga anak ko." Ganon siya nagpatotoo. Opo, hindi lamang tayo inibig ng Panginoon, kundi hinihingi rin niya na ibigin natin siya.
Hinihingi niya mula sa atin na ibigin natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kalooban, at ng ating buong buhay. Sinabi ni Pedro, "Para sa iyo, Panginoon, kahit mamatay ako, mabilanggo man ako, hindi kita ipagkakaila." Sinabi niya ito. Subalit, sinabi ng Panginoon, "Hindi, sa gabing ito, bago tumilaw kang manok at ay ipagkakaila mo ko ng tatlong ulit." Siguro maaring iniisip ni Pedro, hindi alam ni Jesus ang nasa puso ko. Hindi yun mangyayari kailanman. Subalit, anong nangyari? Nang nadakip si Jesus, ang ibang mga alagad ay tumakas, subalit hindi siya, kundi sumunod siya sa dikalayuan. Para tignan kung ano yung mangyayari. At ngayon, ay tinatanong na si Jesus. At siya naman ay nagpapainit ng kanyang sarili kasama ang mga alipin sa apoy. Pagkatapos ay sinabi ng isa, "Ang taong ito'y tiyak na alagad ni Jesus." Nagulat si Pedro, "Hindi! Hindi ko kilala ang taong ito." "Eh sinusumpa ko, hindi." Nangyari iyon ng tatlong ulit. At ang manok ay tumilao ng dalawang beses. Kaya si Pedro ay lumabas at mapait na tumangis. Marahil, tuwing tumitilao ka manok, si Pedro ay umiiyak. Sabalit, pagkatapos muling mabuhay si Jesus ay sinabi niya, "Simon, anak ni Juan." Ang totoong pangalan ni Pedro ay Simon. Binigyan ni Jesus si Pedro ng bagong pangalan. Ngayon ay sinabi niya sa kanya na magsimula sila ulit. Mula sa umpisa, magsimula ulit tayo sa panahong tinawag kita sa tabing dagat ng Galilea. Sa Juan 21:15, Simon, anak ni Juan. Higit sa mga taong ito, sinabi mong, "Hindi mo ako ikakaila, tatalikuran man ako ng lahat. Talikuran man ako ng lahat." "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Totoo ba?" Marahil ay hindi nakapagsalita si Pedro nito. Marami naman siyang binitawang salita ay nabigo pa rin si Pedro. Alam niyo ba kung bakit? Dahil hindi pa niya naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Bago namatay sa krus ang Panginoon at muling nabuhay, walang sino mang nakakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi lamang tayo minahal ng Panginoon sa salita. Ang kanyang pag-ibig ay napatunayan lamang nang siya ay namatay sa pamagitan ng pagsuko ng kanyang buhay, at nang maunawaan natin ito, doon lamang din natin tunay na naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi pa namamatay pero para kay Pedro, kaya paano mamamatay si Pedro para sa Panginoon? Hindi ito maaring mangyari. Ikinaila ng taong si Pedro si Jesus ng tatlong ulit kagaya ng isang duwag. Ito ang taong si Pedro. Iyon ang tunay niyang likas. Sinabi niya nang may katapangan na hindi niya siya ipagkakaila kahit mamatay pa siya. Iyon ang kanyang sariling tapang. Damdamin ng isang tao. Subalit, sa pamagitan ng mga iyon ay hindi natin maaabot ang Panginoon. Subalit, sinabi ng Panginoon, "Pedro, ano na ang nangyari sa sinabi mo noon? Ngayon, minamahal mo ba ako?" Ngayon ay naunawaan na ng lubos ni Pedro. Pagkatapos mamatay at muling mabuhay ang Panginoon, ngayon ay hindi na ito base sa damdamin ng tao. Naunawaan na niya ito sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, hindi na niya minamahal ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang sariling tapang o sigasig dahil tunay na niyang naunawaan ang biyaya ng Panginoon. "Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita." Yamang ikinaila niya siya ng tatlong ulit, ay tinanong din siya ni Jesus ng tatlong ulit, at tatlong ulit ding sinabi ni Pedro ang parehong bagay, "Nalalaman mo ang lahat ng mga bagay." Ano itong lahat ng mga bagay? "Ang mga bagay na sinabi kong minamahal kita, Panginoon, lubos akong nabigo. Lahat ay naging kasinungalingan." Dahil noon, inaakala niya na iyon ay totoo, subalit hindi pala. Kapag nalaman ng mga tao na sila ay mga alagad ni Jesus, iniisip nila na sila ay papatayin. Kaya lahat ng mga alagad ay tumakas. Sinabi rin ng iba pang mga alagad ang kaparehong salita, "Minamahal ka namin, Panginoon." Subalit, silang lahat ay tumakas, pati si Pedro, na sumunod sa dikalayuan, ay ikinaila si Jesus nang hindi lamang
isang ulit kundi tatlo. Nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay. Alam na alam niya ang lahat. Subalit ngayon, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Ngayon ay talagang minamahal niya ang Panginoon. Nalalaman ito ng lubos ng Panginoon sa 1 Corinto 8:3. Subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Nalalaman ng Diyos kung tayo'y ligtas o hindi. At pagkatapos maligtas, ay nalalaman ng Diyos kung gaano siya kamahal nito. Ngayon ay nalalaman na ng Panginoon, kaya nga siya sinasabing, pakainin mo, o nasabi niya na pakainin mo ang aking kordero, alagaan mo ang aking mga tupa, sumunod ka sa akin. Mula sa puntong ito ay talagang sumunod na si Pedro sa Panginoon hanggang kamatayan. Bakit? Sapagkat inibig niya ang Panginoon higit sa kanyang buhay. Naging posible yun. Sino mang sumusunod sa Panginoon ayon sa sigasin niya sa kanyang reliyon, kanyang katigasan ng ulo o ayon sa kanyang sariling lakas ng loob ay mabibigo sa bandang huli. Gayunman, hindi lamang tayo inibig ng Panginoon kundi siya ay humihingi rin ng pag-ibig mula sa atin. Sa mga awit 145:20 ay sinasabing, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya. Sinasabi na iniingatan at pinoproteksyonan ng Diyos ang lahat ng umiibig sa Kanya. Silang umiibig sa Diyos. Iniibig ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki at iniibig naman ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Kaya nga, iniingatan nila ang bawat isa. Dahil iniibig ng magulang ang kanyang anak, labis nilang pinapahalagan, iniingatan ang mga anak nila. Kung iniibig natin ang Panginoon ng tulad nito, iibigin niya rin tayo. Ang pag-ibig ay give and take, pagbibigay at pagtanggap. Ito ay personal na relasyon. Ang personal na fellowship ay nagiging totoo kapag ang katotohanan ay nakaugnay. Kung ang isang tao ay tapat sa kanyang kaibigan, ngunit ang isa ay hindi, walang fellowship na nangyayari. Kaya nga sinabi dun sa 1 Pedro 1:22, ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y mga may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Pagkatapos nating maunawaan ang biyaya ng Diyos, tayo ay nilinis na magpasawalang hanggan. Ibig sabihin ito ay natanggap na natin ang kaligtasan. At pagkatapos nating maligtas, doon pa lamang natin magagawang ibigin ng taos puso ang mga kapatid. Maging sa pag-ibig ay mayroong pagkukunwari. Ang pag-ibig ay mapagkunwari kapag iniisip mo lamang kung ano yung mapapakinabangan mo o makukuha mo kapag lalapitan mo yung taong iyon. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Pag-ibig, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. At mula sa pag-ibig na ito na walang pagkukunwari ay magagawa ng mga kapatid na mag-ibigan sa isa't isa. Kasi kung hindi, ano man ang gawin natin kapag ang isang kapatid ay nakagawa ng mali ay sasabihin natin na ito na huwag ka nang makipag-fellowship ilit sa akin. Nagiging sensitibo. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagbabago. Ang tapat na pamumuhay ay nagsisimula sa pag-ibig na walang pagsisinungaling, pag-ibig ng Diyos na walang pagsisinungaling. Ang pinagmula ng ating kaligtasan ay ang pag-ibig ng Diyos. Isang motibo o isang puwersa na siyang nagtutulak. Alam niyo po ba ito? Kapag naikabit sa kuryente ang isang mabigat na makinarya sa isang pabrika, ito ay gumagana at lumilikha ng malakas na tunog. At ito ay titigil kapag nawalan na ng kuryente. Hindi ito gagana. Ang pag-ibig ng Diyos at ang ating puso ay magkaugnay. Tayo ay nabubuhay at namamatay alinsunod kay Jesus. Ginagawa natin ito at iyon ay para kay Jesus. Ito po yung puwersa na nagtutulak sa atin. Kung ang pag-ibig na ito ay nawala, hindi na tayo makakagawa. Ang susunod na mangyayari ay magiging makasarili tayo. Sarili na lang natin yung iniisip natin. Hindi na natin magagawang ibigin yung mga brothers at sisters, kundi ay magagalit na sa kanila. Nagiging sanhi ito ng napakaraming problema. Gayunman, ang pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan natin sa Genesis 22:12, sinabi dito na sinubok ng Diyos si Abraham. Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na susunugin. Isang anak na nagngangalang Isaac na dumating kay Abraham noong siya ay 100 taong gulang. Sa tingin ko ay 14 na taong gulang na si Isaac noon.
panahon kung kailan lumalaki na siya at kaibig-ibig. Si Abraham ay mayroong napakaraming kayamanan, mga lingkod, at minamahal niya yung kanyang asawa na si Sarah. Ngunit ang kanyang kay sa isang anak ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay, kaysa sa kanyang asawa at kanyang kayamanan. Ngunit siya'y inutusan ng Diyos na magtungo sa lupain ng Moriah upang ialay ang kanyang anak bilang handog na susunugin tulad sa isang tupa. Ano yung ginawa ni Abraham? Ano ang sinabi niya? Sinabi ba niya, gagawin ko ang ibang anumang iutos mo maliban lamang sa isang ito? O Diyos, kakaiba ka naman mag-isip. Pero katulad ng nalalaman ninyo ay sinabi niyang, gagawin ko. Hindi siya nag-alinlangan ni sumangguni man sa kanyang asawa, kundi kinuha niya ang kanyang anak ng madaling araw sa bundok ng Moriah para sa pag-aalay. Si Isaac ay nakatali ng mahigpit at talagang ibibigay ni Abraham ang kanyang anak sa Diyos gamit ang patalim. Ang pangyayaring iyon ay napakaseryoso. Ginawa niya iyon ng seryoso. At siya ay pinigilan ng Diyos sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipagkakait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Nalagpasan ni Abraham ang pagsubok ng Diyos. Maging tayo ay susubukin din ng Diyos. Ano ang gagawin mo kung gayon? Makakasagot ka ba agad sa tanong na iniibig mo ba ako ng higit sa anumang bagay sa sanlibotang ito? Ang magulang mo, ang anak mo, ang kapatid mo, o ang kayamanan mo, o anumang kapangyarihan sa sanlibutan? At talaga bang magagawa mo iyon? Hindi lamang sa salita. Ang tunay na pagsasagawa nito ay ang paraan natin ng pagtugon sa tunay na pag-ibig ni Jesus. Itong paraan upang masuklian natin ito. Kaya ang unang paraan upang masuklian ang biyaya ng Diyos ay ang ibigin din ng Diyos. Ito ay ang ibigin siya higit sa anumang bagay. Ang buhay na umiibig sa Diyos higit sa anumang bagay ay buhay na sinusuklian ang kanyang pag-ibig. Pag-isipan po natin ito mula sa ating budhi. Nagagawa ko ba talaga ito? Sinasabi natin, iniibig natin siya higit kaysa noon. Sinong hindi mapapaawit at hindi makakapagsabi nito? Katulad ng mga salita sa unang Juan 3:18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Paano natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos kung iniibig lamang tayo ng Diyos mula sa kanyang bibig? Sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling handa, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Pwede ba tayong mag-alinlangan sa pag-ibig ng Diyos? Gaano ba niya tayo inibig? Ito ay mas malaki at mas mataas kaysa langit at mas malalim at mas malawak kaysa dagat. Merong lyric sa isang himno. Could we ink the ocean fill? And were the skies of parchment made? Were every stalk of earth a quill? And every man a scribe by trade? Bagamat ito ay labis-labis kung iisipin, ito po ay tama. Paano natin ito maitatala? Bakit may tao ba na makakaunawa ng pag-ibig ng Diyos na nagsasabing ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay maliit lamang? Iniibig mo ba talaga ang Diyos higit sa sarili mo? Higit sa iyong kayamanan at karangalan? Magagawa mo bang ibigin si Jesus higit sa buhay mo sa laman? Kung hindi mo magagawa, hindi po iyan normal. Kailangan mong pag-isipan kung bakit. Hindi mo pa gaano nalalaman ang pag-ibig ng Diyos. At hindi pa rin sapat ang nalalaman mo sa Biblia. Dapat ka pang higit na matuto. Dapat mo pang higit na maunawaan. Ang Christian life natin ay hindi maisasagawa sa pamagitan lamang ng ating sariling lakas, bugso ng damdamin o kalooban, kundi bilang bunga ng pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Sa ganito tayo nabubuhay.
Kaya kung titig natin doon sa Efeso 6.24, ang biyaya na way sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay isang sulat mula kay Apostol Pablo na ipinadala sa mga banal na nasa Efeso habang siya ay nasa loob ng bilangguan. Mahaba ang sulat na ito mula chapter 1 ng Efeso. Maaring masabi nating maikli lang ito. Ngunit itong panahong iyon ay sulat ito mula sa balunbo ng balat ng hayop. Kaya marahil ay maumbok yung buong sulat. Sa pinakauling bahagi ng sulat ay ang Efeso 6.24, ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay napakadakilang biyaya. Iniingatan ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya at nagkakaloob ng dakilang biyaya sa mga tunay na umiibig sa Kanya. Kaya sinusunod natin ang salita ng Diyos dahil iniibig natin siya. Buksan din natin doon sa may Juan chapter 14. Makikita natin ito. Juan chapter 14 verse 15. Tingnan natin Juan chapter 14 verse 15. Juan chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Sinabi ni Jesus, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At dun sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Paulit-ulit niyang binabanggit ang tungkol sa pag-ibig na ito. Aking mga utos. Ito ay ang salita ni Jesus. Ito ang inuutos sa atin ni Jesus. At tinutupad ang mga iyon ay siya nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama. Ang salitang ito, ang pag-ibig na ito ay ikalawang pag-ibig. Nung tayo ay mga makasalanan at mga kaaway pa, naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo ay niligtas ng walang anumang kondisyon. Ang kaligtasan, ang pag-ibig ay naging kasaysayan o kasaysayan na sa atin. Kaya natin iniibig si Jesus. Iniibig din ng Diyos ang mga umiibig kay Jesus. Mayroong napakaraming mga anak at mula sa mga ito ay marahil mayroong mga sumusunod sa salita at may ilang mga pasaway at hindi sumusunod. Sa Malakias 3:16-17, pinapahalagahan ng Diyos ang anak na natatakot sa Kanya na nagsasaalang-alang. Iniibig ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya at mga sumusunod sa salita ng Diyos ng higit. Kung higit nating iniibig ang Diyos, higit niya rin tayong iibigin. At kung iniibig natin si Jesus, higit sa anumang bagay, sa ganitong paraan din tutugon si Jesus sa atin. Back and forth po, back and forth. Mayroong totoong fellowship kapag ang isang katotohanan at ang isang katotohanan ay nagsama. Ang Diyos ay palaging tapat sa atin. Nagkakaroon ng problema kapag hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Mamahalin ang aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Ibig sabihin ay tuturuan tayo ng Panginoon ng tungkol sa Kanya ng higit at higit pa. Naunawa natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Pagkatapos, kung tayo ay susunod dahil sa pag-ibig, higit na ipapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. We want to know more Jesus, desire to know more great and broad grace and love who redeem us. Ang walang hanggan nating hiling ay ang higit na matuto ng tungkol sa Panginoon. Sinabi rin ni Apostol Pablo, higit pa roon ang lahat ng mga bagay na inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanyang
Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ngunit paano natin makikilala ang Panginoon? Maunawaan ba natin ito kung magkukulong lang tayo sa kwarto, magtatago at mag-aaral lamang ng Biblia? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng buhay na nagmamahal at sumusunod sa Panginoon, ituturo ng Diyos sa atin yung lahat. Kung pinagsusumikapan natin kilalanin ng Panginoon na mayroong pusong katulad noon na hindi sumusunod sa Kanya, ito ay kasinungalingan. Natutunan natin ang kaalaman sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-aaral. Maunawaan ang kaalaman ng Panginoon, ito'y sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Paano? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng fellowship sa Kanya, batay sa kung gaano tayo katapat sa Panginoon. Batay sa kung gaano natin siya sinusunod. Ipinaunawa ito ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ito ay malalim na fellowship. Gayun din, dun sa verse 23, dun sa Juan 14:23, sabi nun, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Diyos at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya at hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang iyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Ipinapaliwanag din ito ng mabuti ni Jesus. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ang taong nagmamahal sa Panginoon ay ang taong naunawaan ang kanyang pag-ibig. Siya ang taong nakakaunawa at sumusunod sa kanyang salita. Kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama. Sinasabi niya ito ng paulit-ulit. Minamahal ng Diyos ang taong nagmamahal sa kanya at higit na sumusunod sa kanya, kay Jesus. Kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang mag-asawa ay nais mamuhay ng magkasama. Hindi sila mapaghihiwalay. Kung ang dalawang tao ay mag-aasawa, ngunit hindi nagkikita para sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ito ay maling paraan. Kung gayon, ayos lang ba na hindi sila nagkikita at hindi namumuhay ng magkasama, tapos nag-uusap lamang sa cellphone sa mga susunod na taon? Kung gayon, magkakaroon ng problema sa hinaharap at magiging malayo ang loob nila sa isa't isa. Kahit palakihin ninyo ang inyong mga anak ng gayon, gagawin nila ang anumang nais nila kapag sila'y lumaki. Alam ba nila kung papaano mahalin ang kanilang mga magulang? Paumanhin. Ngunit sa palagay ko ay merong mali kapag nakakakita ko ng ganitong mga tao. Sa tingin ko ay hindi dapat iyon mangyari. Kaya may paumanhin po. Ang mag-asawa ay dapat na magkasama. Ano man ang mangyari, dapat sila ay magkasama. Dahil minamahal tayo ng Panginoon, siya ay palaging nananatili sa atin. At hindi lamang habang nananatili tayo sa mundong ito, kundi inihahanda rin niya ang walang hanggan para sa atin. Kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Nais niyang dalhin tayo doon at nais niyang mabuhay magpakailanman kasama natin. Dahil minamahal niya tayo. Kapag minamahal natin ang Panginoon habang nabubuhay sa mundong ito, nais nating mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong buhay natin. Hindi lamang iyon, nais din nating magtungo sa kanyang kaharian hanggat maaari. Sinabi rin ni Apostol Pablo, bagamat nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Mayroong mga limitasyon. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Higit na makakabuti na lisanin na ang laman na ito, mamatay at magtungo sa Panginoon. Mga kapatid, takot bang mamatay ang isang Kristiyano? Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Bakit? Dahil ang pagdurusa mula sa mundong ito ay matatapos mula sa araw na makaharap natin ang Panginoon. Simula sa araw na iyon, dapat ay papasok sa kanyang kalwalhatian kasama ng Panginoon. Ninanais natin ang araw na iyon.
Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang iyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ang mga salita ni Jesus ay ang mga salita ng Diyos at ang mahalin si Jesus ay ang mahalin ang Diyos at ang hindi nagmamahal sa Kanya, sino po ito? Ang mga taong hindi ligtas. Ang taong iyon ay hindi sumusunod sa mga salita ng Diyos. Ang taong ligtas na hindi sumusunod sa Diyos ay ang taong hindi nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, gaano ninyo po minamahal ang Panginoon? Kaunti lamang? Minamahal ba tayo ng Panginoon ng kaunti lamang? Naunawaan niyo po ba ang Kanyang pag-ibig? Babasahin ko po sa inyo yung Ezekiel chapter 33 verse 31 hanggang 32. Maganda sana na basahin natin ito ng sabay-sabay ngunit wala na tayong sapat na oras. Sinasabi dito ng Diyos kay Ezekiel, dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan na sila'y nagsisupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan at kanilang dinirinig ang iyong mga salita ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sa pamagitan ng kanilang mga labi ay nagpakita sila ng malaking pag-ibig ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakakatugtog ng mabuti sa panugtog, kanilang naririnig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon ginagawa. O hindi nila iyon gagawin. Ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos, ngunit hindi sila ang totoong bayan ng Diyos. Sila ay sumuway. Bilang bayan ng Diyos, sila ay lumalapit sa Diyos at nakikinig ng kanyang mga salita, ngunit hindi sila sumusunod. Sinabi ng Diyos sa Santiago, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Mga taong hindi sumusunod. Sa pamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig. Sino ba ang hindi kayang magpakita ng pag-ibig sa pamagitan ng salita? Nagsasabi sila ng mabubuting bagay sa pamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Paano sila susunod kung ganoon sila? Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakakatunog ng mabuti sa pantunog. Kapag ang isang mga awit ay maganda ang tinig, nagtitipon ang mga tao at sinasabi ay napakagandang pakinggan. Sila'y pumapalakpak. Mabuti po ang sermon ngayon. Masaya po ba? Tara, pakinggan natin. Kung ganito ay para lamang isang palabas ng pastor. Ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig. Nakikinig ng mabuti ang mga tao, ngunit hindi nila ito isinasagawa. Sila ay tagapanood lamang. Ang pastor yung aktor. Ang mga takapanginig ay mga panauhin at pagkatapos ay tapos na. Doon sa Lucas 6:46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Tinatawag ninyo akong Panginoon. Ang Panginoon ang pinuno. Sa wikang Griego, ibig sabihin nito ay ang pasanin ng ulo. Si Jesus ang ating ulo. Ang nagmamay-ari ng katawan ay ang ulo. Susunod ang katawan sa utos ng ulo. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Tumatawag sila ng Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Nalalaman ng Panginoon ang lahat. Kaya alam ninyo po ba kung ano yung huling mensahe sa mahabang sulat o mahabang verse mula doon sa Unang Korinto, chapter 1 hanggang 6. Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat sa Bagong Tipan. Siya ay may malabong paningin kaya si Tercio ay nakikinig kay Pablo at isinusulat ito. Gayunman, sa uling bahagi ng Unang Korinto, ako si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Isinulat mismo ni Pablo yung huling bahagi. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya, Maranata. Ito ba ay kanyang sulat? Akong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito sa aking sariling kamay. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya, Maranata.
Kapag dumating na ang Panginoon, kukunin niya ang mga nagmamahal sa kanya tungo sa walang hanggang kaharian. At ang mga hindi nagmamahal sa Panginoon, ang mga hindi sumusunod sa kanya ay susumpain. Nalalaman natin kung anong sumpa ito. Magkakaroon ng mga kakilakilabot na bagay sa muling pagdating ng Panginoon. Bakit isinulat ni Pablo ang sulat na ito at ipinadala sa Korinto? Dahil mayroong mga ganitong tao sa iglesia ng Korinto. Nabubuhay tayo para sa Panginoon dahil minamahal natin siya. Kaya doon sa 2 Korinto chapter 5 verse 15, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Bakit namatay ang Panginoon para sa atin? Hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi ninais niya na tayo ay mabuhay para sa kanya. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang aking kaluluwa, katawan at buhay ay sa Panginoon na ngayon. Huwag nang ang mga taong hindi ligtas ay kumikita ng pera para sa kanilang sarili, nag-aaral para sa kanilang sarili, nagtatrabaho para sa kanilang sarili at namamatay. Ngunit ngayon, huwag na. Huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya doon sa Roma 14:7-8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kung ako'y mabubuhay para sa Panginoon, kung ako'y mamamatay para sa Panginoon. Kung ako man ay mabuhay o mamatay, ako ay sa Panginoon. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ako man ay mabubuhay o mamamatay. Tama ba? Ito ay magiging amin sa ating buhay o sa ating puso. Doon sa 1 Corinto chapter 6 verse 19-20, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Ang aking kaluluwa at katawan ay binayaran ng dugo ng Panginoon. Sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa 1 Corinto chapter 10 verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Ang aking buhay, ang aking katawan ay hindi akin. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man ang namamatay sa kanyang sarili. At kayo ay hindi na sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sino ang magnanakaw? Ang iyo ay akin, ang akin ay akin. Ang magnanakaw ay hindi nakakapagsabi kung alin ang kanya at ang sa iba. Ang isang tao ay nahuhuling nagnanakaw ng gamit ng iba. Hoy, balik mo yan! Gamit ko yan! Ah, akala ko kasi akin ito. Ito ay walang kabuluhan. Merong mga tao na hindi nila nalalaman kung ano ang sa Diyos at ano ang sa kanila. Meron ba tayong pag-aari sa mundong ito? Kung ako ay ligtas, ang lahat ng akin ay sa Diyos. Ang aking katawan, ang aking mga anak, pamilya, ang lahat ay sa Panginoon. Kung ako ay naglilingkod sa Diyos, siya ang bahalang mamahala sa lahat ng bagay. Natural lamang po na mahalin natin ang ating mga anak. Ngunit kung mas mahal natin sila kaysa sa Panginoon, ang Panginoon ay maninibugho sa kanila. Tayo ay nagsasakripisyo para sa ating mga anak. Ngunit, gaano tayo nagsasakripisyo para sa Panginoon? Hindi dapat tayo maging kuripot sa Panginoon.
Tayo'y gumagastos ng malaki para sa ating pamilya. At tayo'y gumagastos ng kakaunti para sa Panginoon. At tingnan ninyo, kayo'y gumagawa ng malaking sakripisyo para sa Panginoon. Tayo ba'y nakikiramay sa Panginoon? Sa Galacia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay. Ako ay namatay sa krus kasama ng Panginoon. Ibig sabihin nito, ang lahat ng akin ay nagtapos na doon sa krus. Hindi lamang ito ang katapusan ng aking mga kasalanan. Ngunit ang aking buong buhay ay namatay sa krus ng Panginoon at doon natapos. Ngayon, si Kristo ay nabubuhay sa akin. Ako ay hindi na sa aking sarili, ngunit sa Panginoon. Ang Panginoon na ang siyang Panginoon ng aking buhay. May isang sister na kumakanta ng himno noon, ibinibigay ko ang aking buhay sa Panginoon. Ang talata na ito ay paulit-ulit. Ibinibigay ko ang aking buhay sa Panginoon. Ibinibigay natin sa Panginoon ang sa Kanya. Huwag din yung isipin na ang mga bagay ng Panginoon ay sa atin o sa akin. Tayo man ay mamatay o mabuhay, gawin ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat ay sa Panginoon. Hindi tayo malaya na mamuhay para sa ating sarili. Wala tayong karapatan na mamatay. Tayo man ay mabuhay o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay hindi nagbibigay ng lugod sa Diyos ay kasalanan. Sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmamahal at nagbigay sa ng kanyang sarili dahil sa akin, ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nasa akin. Ibig sabihin na dapat nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Ngayon, Panginoon, mamatay man o mabuhay man, gagawin ko ang iyong kalooban o Panginoon. Ang aking buhay ay hindi na sa akin. Alam niyo po ba, mayroong isang konde na nagngangalang Zinzendorf. Siya ay naligtas. Isang araw ay bumisita siya doon sa museo, doon sa Germany. Mayroong isang drawing doon patungkol kay Jesus na ipinako sa krus na suot ang koronang tinig. Mayroong isang pangungusap sa ilalim ng drawing. Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ako ay namatay at nagpadanak ng dugo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ikaw, ano nga ang iyong ginagawa para sa akin? Pagkatapos na makita niya ito, siya ay lumuhod at hindi na makatayo pang muli. At siya ay umiyak ng mahabang oras. Bakit? Kahit na sinasabi niya na siya ay naligtas at naunawa ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon, ngunit hindi niya naisip kung ano ang kanyang gagawin para sa Panginoon. Anong ginagawa ko? Anong ginagawa mo para sa akin? Kaya sa oras na iyon, siya ay nagdesisyon na mabubuhay para sa Panginoon sa natitirang araw ng kanyang buhay. Siya ay tumayo muli sa harapan ng Panginoon. Siya ay isang konde, kaya siya ay mayroong malaking kayamanan sa panahon na iyon. Inalay niya ang lahat sa Panginoon at siya ay nangaral ng Ebanghelyo kasama ni John Wesley. Kilala ba ninyo yung mga Puritans? Ipinangaral niya ang Ebanghelyo kasama sila. Sinuportahan niya sila upang ipangaral ang Ebanghelyo sa misyon sa ibang bansa, sa buong mundo. Ito ay totoong kwento. Tayo rin ay dapat na lumuhod sa harapan ng Panginoon at gumawa ng resolusyon para sa Kanya. Ang Panginoon ay palagi tayong tinatanong, tignan ninyo ang bakas ng pako sa aking kamay at ang bakas ng ulos sa aking katawan. Alam ninyo na nagsuta ko ng koronang tinik sa aking ulo. Alam ba ninyo na ako ay ipinahiya at naghirap hanggang kamatayan para iligtas ka? Ngunit, ano ang iyong ginagawa para sa akin ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon? Sabihin ninyo ang katotohanan.
Ano yung ginagawa ninyo? Ganito ang sasabihin niya. Tinatanong o tinanong ni Jesus si Pedro. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Katulad nito, tatanungin niya tayo isa-isa. Kailangan nating tapat na sumagot sa kanya. Ano ang dapat nating isagot sa kanya? Dapat tayong gumawa ng resolusyon para sa kanya. Kahit na ngayon ay medyo huli na, dapat natin itong gawin. At isa pang bagay na ating sinuklian ang biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng buhay na nakakalugod sa Diyos. Buhay na nakakalugod sa Diyos. Sinabi doon sa Juan chapter 8 verse 29, at siya na nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Alam ni Jesus na ang Ama ay nagsugo sa kanya ay kasama niya palagi. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Anong ibig sabihin ng paglakad kasama ng Diyos? Ito ay ang pagbibigay lugod sa Panginoon. Ito yung pagbibigay lugod sa Diyos. Hebreo 11:5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitas. Ano ba't hindi na niya naranasan ang kamatayan? Hindi lamang siya naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ngunit siya rin ay nabuhay sa pananampalataya at siya ay kinuha ng Diyos nang hindi namamatay. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, na nangangahulugan bago siya pumunta sa harap ng Diyos, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Doon sa Genesis chapter 5, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Sa Hebreo 11:5, sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Tungkol kay Abel, siya ay pinuri bilang matuwid. Hindi lamang naligtas tayo, kundi rin ang magkaroon ng patotoo na nagbibigay lugod sa Diyos. Tiyak na tayo ay nabubuhay sa huling panahon na maaari nating makita ang Panginoon nang hindi namamatay kagaya ni Enoch. Kaya ano ang dapat nating gawin bago tayo magtungo sa Kanya? Dapat tayong magkaroon ng patotoo na nabigyan natin ng lugod ang Diyos kagaya ni Abraham at Enoch. Ito ay hindi espesyal, ito ay normal. Kaya nga kung hindi nyo ito ginagawa, hindi ito normal. Doon sa Unang Tesalonika chapter 2 verse 4, sinabi ni Apostol Pablo, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita, hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Sinusuri ng Diyos ang ating mga puso. Nakikita niya yung lahat. Alam niya kung binibigyan lugod natin siya o yung mga tao. Alam niya kung gusto ba talaga nating bigyan lugod lamang ang Diyos o hindi. Pagkatapos nating bigyang lugod ang Diyos, ay mabibigyang lugod din natin ang ating mga magulang, mga anak at asawa. Tama? Pero kung sa kanan natin bibigyang lugod ang Diyos, ito po ay mali. Hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa ating mga puso. Gayun din yung sinasabi sa Galatia 1:10. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Ang tanging nais ni Apostol Pablo ay bigyang lugod ang Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Ano ba ang nakakalugod sa Diyos? Alam niyo po ito. Tama ba? Sa Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang 99 na hindi nangangailangan ng pagsisisi ay mga taong ligtas na hindi kinakailangang magsisi. Sila ay ang mga taong
matutuwid sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ay nalulugod sa isang makasalanan na maliligtas kaysa dun sa 99 na taong matutuwid. Mabuti rin yung mga taong ligtas ay magsama-samang palagi upang magpuri. Gayunman, dapat ay patuloy na may naliligtas. Kung walang naliligtas, ay dapat tayong tumangis. May isang bagay na ikinalulungkot sa ibang church. Kahit ilang taon nang nagsimula ang church na iyon, ay kakaunti pa rin ang miyembro. Nasisiyahan sila na sila-sila lang yung nagpupuri sa Panginoon. Nalulugod kaya ang Diyos? Dapat silang mag-evangelize sa mga tao upang makapanumbalik sa Diyos. Sa gayon ay malugod ang Diyos. Tama po? Kaya sa mga gawa 20:24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na malaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Handa akong mamatay ng makasandang ulit upang maipangaral ang Ebanghelyo. Hindi niya lamang ito sinabi, kundi talagang namuhay siya gaya ng verse na ito. Hindi natin kaya maging si Pedro o si Pablo, subalit mayroon tayo ng parehong pananampalataya ng katulad ng sa kanila, tama? Natanggap natin yung parehong pag-asa, tama po? Pero bakit hindi natin magawa ang gaya nila? Bakit wala tayong ganitong pag-iisip? Bakit dapat tayong mabuhay ng gaya nila? Kaya nga dun sa Lucas 16:9, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang walang hanggang tahanan ay nangangahulugang langit. Ibig sabihin, makipagkaibigan tayo upang makasama sila sa langit. Kung gusto nating maligtas ang iba pang mga espiritu, ay dapat tayong manalangin ng taimtim, maglaan ng ating oras, ng ating kasiyahan, at ng ating kayamanan para sa Ebanghelyo. Hindi po ba? Paano natin magagawang hangarin na maligtas ang ibang mga tao kung hindi naman natin isasakripisyo ang ating oras, lakas, kalayaan, at pag-aari para sa Ebanghelyo? Alam ninyo ba na naisa katuparan ang Ebanghelyo ng biyaya sa pamagitan ng kamatayan at dugo ng Panginoon na naibahagi sa pamagitan ng sakripisyo ng mga brothers at sisters? Alam ninyo po ba kung gaano karaming mga apostol at mga manggagawa ng Panginoon ang namatay para sa Ebanghelyo para ito maipangaral sa atin? Kahit napakaraming tao ang nagtitipon, kung lahat sila ay makasarili at ayaw magsakripisyo, ay wala doong mangyayari. Malibang ang butil ng trigo ay mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Kahit pa pagkatapos ng 100 taon, ito ay mananatili pa rin nag-iisa. Ito ay dapat na mabulok at maitanim upang umusbong at magkabunga upang dumami. Kung walang sakripisyo, walang mangyayari. Ngayon, wala na tayong sapat na panahon upang mag-evangelize. Hindi ba natin magagawang matapang na mag-evangelize? Kung ganun, ang Diyos ay kikilos sa atin ng husto. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa mga makasarili. At malalampasan ng Panginoon o ng malalampasan ng mga Kristiyano ang anumang mga pagdurusa at kahirapan dahil iniibig nila ang Panginoon. Kaya nga doon sa Roma 8:28, madali lang itong masaulo. Anong chapter po? Ano pong verse? Chapter 8:28. Madali lang makabisado ito o masaulo. Roma chapter 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sino ang umiibig sa Diyos? Silang mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, mga taong ligtas, sa lahat ng mga bagay para sa ikabubuti.
Kung minsan tayo ay payapa, minsan naman ay nagdurusa, inuusig, nahihirapan sa ating Christian life, ngunit sa kabila nito, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Si Jose ay labis na minamahal ng kanyang ama, kaya kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Isang araw, siya ay pumunta upang tulungan ang kanyang mga kapatid, subalit sinikap siyang patayin ng mga ito upang walang dahilan at ipinagbili sa Ehipto bilang alipin. Kaya siya ay dinila doon sa Ehipto ng may pagluha. Siya ay naging alipin ni Potiphar at binalanggo dahil sa maling bintang. Hindi niya alam ang dahilan. Gayunmay, inaliw siya ng Diyos. Huwag kang umiyak. Magtiis ka ng kaunti pa. Sa mga awit, sinasabi na dinidisiplina ng Diyos si Jose. Dinala niya si Jose sa bilangguan at ginawa siyang pinuno sa Ehipto. Hindi lang si Jose. Lahat ng mga propeta sa luma at bagong tipan, sinanay sila ng Diyos at binigyan ng mga pagdurusa, mga kahirapan at mga pag-uusik para sa mas malaking gawain. Lahat ng mga bagay ay gumagawa para sa ikabubuti. Iniingatan ng Diyos ang mga Israelita sa ilang gamit ang sa ilang gamit yung haliging ulap at sa araw, ito'y sa araw at yung haliging apoy sa gabi. Pinakakain niya sila ng mana araw-araw, binibigyan ng tubig mula sa bato at sa kaduluhan, nagreklamo naman yung mga Israelita at sinabi, bumalik na lang kaya tayo sa Ehipto at sinubukan nilang patayin si Moises. Bakit? Dinala sila ng Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang sa sila ay mamatay. 400 taong pagdurusa sa Ehipto at 40 taon sa ilang. Ito yung panahon sa mga taong ligtas para sila sanayin. Lahat ng mga bagay na nagpapabaling sa atin sa mundong ito ay inaalis niya. Bakit? Upang maging karapat-dapat na makapasok sa lupain ng Kanaan. Upang maging karapat-dapat tayo sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya nga doon sa Roma 8:35, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Ang Panginoon ay umiibig sa atin ay nasa atin sa pamagitan niya, tayo ay higit pa na magtatagumpay. Kaya tayo na mga umibig sa Panginoon ay malalampasan ang lahat ng bagay. Ngayon, dahil iniibig natin ang Panginoon ay dapat nating ipamuhay ang ating nalalabing buhay sa pamagitan ng pag-ibig sa biyaya ng Panginoon. Sa pagtanggap sa kanyang pag-ibig at sa pagsukli sa kanyang biyaya. Maraming bagay na po akong nais o marami pa po akong bagay na nais ibahagi sa inyo. Subalit, upang maagang matapos ang sermon dahil ang pakikinig ng sermon online ay maaring mas nakakaboring kumpara sa offline o sa onsite. Gusto ko rin pong tapusin ang paksa patungkol sa buhay na sinusuklian ang biyaya pero baka sa susunod na pagkakataon na lamang. Tatapusin ko na lamang po ang sermon sa araw na ito, subalit ipagpapatuloy natin ito sa susunod po. Kaya naman po, sa puntong ito ay manalangin na muna tayo. Mabagin naming Amang Diyos, salamat po sa dakilang biyaya na umibig sa amin at sa pagligtas sa amin nang tinalikuran ka namin at naligaw sa kasalanan. Paano nga namin masusuklian ang lahat ng dakilang pag-ibig at biyaya mo? Ang aming natitirang buhay, ang aming katawan at ang aming espiritu ay sa iyo. Sa iyong lahat, sapagkat binili mo ang lahat ng ito ng iyong dugo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya naman, mabuhay nawa ako para sa iyo at mamatay para sa iyo. Lahat ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo po kami na maging
laban sa lahat ng aming ambisyon, mga tukso at sa lahat ng bagay sa mundong ito sa pamagitan ng labis na pag-ibig sa iyo. Akayin mo din po nawa kami na ipamuhay ang aming natitirang buhay para sa iyong kalooban at kalwalhatian. Sa katapusan ng panahon na ito, pakiusap patnubayan mo po kami na sumunod ng may buo naming lakas para sa banal na gawain na ipinagkatiwala mo po sa amin, ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Idinadalangin namin na kumilos ka po nawa sa amin upang maisakatuparan namin ang iyong banal na gawain. Pagpalain mo din po ang buong sambahayan at gawin ng lahat naming mga at ang lahat ng gawain ng aming mga kapatid at tulungan kami na ikaw lamang ang aming maitaas at malwalhati. Wakasan mo na rin po nawa ang pandemic na ito upang malaya na naming maipangaral ang Ebanghelyo sa huling sandali o sa huling salinlahing ito. At bigyan din kami ng pagkakataon na matupad ang iyong banal na gawain. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.